babatid na karamihan sa mga enjoy mga mangmang. Padre Damaso, hindi mo ba batid na si tanatahin ng isang Indio? Baka masaktan mo si Kapitan Tiago. Matagal na ang pinahayag ni Tiago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko, walang makatatalo sa mga kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, ginagagala ko itong kaibigan ko. Amigos sa mga kura sa aking bayan at samantaling na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, patawarin mo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso, ngunit kailan na hindi ko magiging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw na nga ba ang anak ni Mouse, Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Tiniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging papalag ka sa inyong ama. Maraming salamat po. Senyor Ibarra, sa alas ko pang taong itong pumalayo sa inyong bansa, anong pinamahalagang ang bagay na nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o ang pang-aalipin ng isang bansa ang nagdidikta sa kasaganaan o ang pag-iikaos nito. Nagawa kong lustangin ang iyong yaman para lamang dyan? Wala ka namang ibang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag! Kahit isang batay, alam yan! Nagpapasalamat ako at panatagal loob sa aking larguan. Ipagpapanhin ninyo, nagagaling ko lamang sa mga habang biyahe. At ngayon ay kailangan ako sa kasulong para sa Espanya at Pilipinas. Huwag kang munang umalis. Darating pa sa mga yaman. Bibisitahin ko siya bukas. Sa ngayon, may dapat muna ako sa kasulong. Nakita na ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mga kapatang pinadadala sa Europa. Nagiging mayabang, mapagmataas. Kahit nararapat lamang na huwag payagan ang mga kabataan ipadala sa Europa. Labis ako ng mga hulila sa'yo. Hindi ka ko ng hulila.
Mahal ko, patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Ako'y pupunta sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Maraming salamat, mahal ko. Mag-ingat ka, mahal ko. Tumigil ka naman nakakatanong, mabukay ka na lang. Ayaw ka naman, kukay. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking cross, senyorita. Dito ba? Ngunit hindi po dito natatandaan. Sandali lamang po ipagtatanong. Alam mo po ba kung saan itinitirik ang malaking cross? Ay, yung malaking cross, sinunog ko na yun. Ano? Bakit mo ginawa yun? Napagutusin ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin ng malaking kura na ilipat ang bangkay sa libingan ng mga insing. At ginawa mo naman? Huwag kang magalit, senyor. Umuulan ng gabing yun, mabigat ang bangkay, kaya tinapon ko lang sa ilog. Itinapon? Isang kabaliwan ang iyong ginawa! Anong ginawa mo sa akin, Yama? Nagkaamali ka. Wala akong ginawa sa... Anong wala? Hindi ako. Hindi ako. Kundi sa batang dama sa ulo. Zaydi. Promise me, magpahinga muna tayo. Magkano ba ang kita mo ngayon, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais ko sanang bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sino ka pa, Crispy? 32 piso ang sinasabing ninakaw mo. Kahit isang taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yun. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninanakaw. Kuya, kapag nalaman mo ng inay, dahil na, Crispy, hindi rin ako ninakaw. Silyo, hindi na ka talaga kuya para sa inyo lang ang pagpapalit ng pagpapalit. Ikaw, Crispy, hindi kang makakawin ang natin ng pinabalit ang pinakaw. Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasa rin mong batang yun? Nasa kumbento pa, pero... Teka, hindi mo ba sila hihintayin? Inuutusan mo ako? Haris ako kayo kung gusto! Oo, mga anak ko. Magsasayin nila lamang ulit ako. Inay! Oo, oh, pansinyo! Ano mo? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sumatay? Tumakas mo ko, Inay, sa kumbento. Bakit? Ano nangyari kay Crispin? Naiwan po siya sa kumbento. Pinagbibintangan po siya ng drama kaya hindi po siya maaaring buhay. Ang mabait mo si Crispin, pinagbibintangan? Porkit ba mahirap tayo? Pinagdudusa tayo ng ganito? Bakit ba sinyo, anak ko? Gutom ka na ba? Heto ang kanin at tawilis. Kumain ka. Ngunit inay, hindi po ko nakain ng tawilis. Naghanda ako kanina ng ibang ulam. Ngunit dumating ang inyong mga. Umalik si Itay. Ngunit umalis din siya. Tawad, inay. Diyos ko, ano nang gagawin ko? Nutusan na ako ng mga kura na magpunta sa kwarto.
magpatol at magsuplong. Sa katunayan, papunta na ang mga guardia civil sa inyong tahanan upang pumili ng mga batang magdalang. Hindi, hindi magnanakaw ang mga anak ko. Ang ina na magnanakaw? Opo, ako nga si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo na ikailangan kung ayaw pa lumalang ang sitwasyon. Sabihin mo ako sa mga tinawag sa Christine. Senyor, matagal ko na kung hindi nakikita si Christine. Eh kung ganun, isa-uli mo yung pera mo na ako ng mga anak ko. Kahit po paminsan-minsan nagugutom ang mga anak ko, hindi nila magagawa ang magnanakaw. Maniwala po kayo. Sinungaling! Eh kung ganun, ikaw na ang kukulong namin. Maria Clara, kamusta na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't kararating lamang niya? Oo, sa katunayan ay papunta na siya dito ngayon at sabay kaming mangingisda. Uy! Oh, nandito ka na pala, Crisostomo. Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? Kung iyan ang nais mo. Senyorita Maria Clara, saan po ba niyo yung gusto pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Naku, hindi po, senyorita. Ilang sandali na lamang ay makakarating na rin tayo doon. Ano yun? Marahil ay kahoy lang po. Ah, kahoy lamang pala. Kahoy pa rin ba yun? Sandali lamang po at titingnan ko. Isang buhaya! May buhaya! Kaya pala nauubos ang mga isda sa ilog na ito. Kailangan mamatay ang buhaya na iyan. Crisostomo, nanganganib ang buhay niya! Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ililigtas ko siya. Ibarra! Nasa na sila? Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Ligtas sila! Ligtas sila! Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa buhay ko, Senyor Ibarra. Balang araw, sa panahong kailangan niyo ng tulong, nakahanda po akong tulungan kayo. Sa kanong tunay na bayani, Ibarra, mabuhay ka! Gagalak ko sa inyo. Senyor, mag-iingat kayo. Hindi lamang yan maaaring mangyari sa inyo. Marami pang iba. Saka ko lamang ipapaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Anong mangyari sa taong iyan? Muntik na kayong patayin ng taong iyan.
Ngunit siya rin ang nabiktima sa kanyang masamang balak. Kung ganun, ako na lamang magpapalibing sa kanya. Paumanhin, Señor Ibarra. Ngunit hindi ba't pinagtanggal niya ang iyong buhay? Oo nga, ngunit siya ang nasawi. Ano pa bang dapat niyang matanggap na parusa? Pinapatawad ko na siya. Ang bait-bait niyo talaga, Señor Ibarra. Mabuhay ka, Crisostomo Ibarra. Doña Victorina, kayo pala, tuloy po kayo. Gandang araw, Kapitan Chago. Isabel. Mukhang may kasama yata kayo. Ah, oo. Magandang araw po. Kapag-apag pa si Alfonso Linares. Magandang araw din, Iho. Kamusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin po pagbabago doon. Iho, kamusta na ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ako, Doktor. Magandang araw po sa inyo, Padre Damaso. Nasaan siya? Nandun po nagpapahinga sa kanyang sili. Maria Clara. Padre Damaso,
imbis akong nag-aalala na sa iyong kalagayan, Iha, magpaganon ka kaagad. Opo. Sige, magpahinga ka na muna, Iha. Opo, pa. Padre Damaso. Victorina, sino yung iyong kasama? Ang totoo niyan ay kanina ko pa naisipaklala sa inyo si Alfonso Linares, ang inaanak ng iyong bayot. Ang inaanak ng aking bayot? Ang inaanak ni Carlitos? Opo, Padre. Ako lang ako. Anong sayo ako nakilala na kita, Iho? Ako din po. Matagal ko na kumain ko siya makilala pa. Ang totoo niyan ay napalit ko siya upang paghilap ng mapapangasawa. Ng mapapangasawa? Madali lamang yan, Iho. Maghintay ka. Sabi mo? Gusto mong mag-toast tayo? Hindi kita kukurungan. Humingin nga kayong dalawa para kayong mga bata. Alperes, pagsabihan mo nga yung asawa mo mukhang mangkukula. Kung hindi ka lang babae. Tayo na, Victorina. Wala tayo mapapalis sa akin. Ang kapal ng mukha mo, peking ipilay na manggagamot. Hoy, si Bonso. Bakit hindi mo pinuturo ng mayabang natin? Bakit? Sa tingin mo may laban ang kanya? Krisostomo? Mahal ko, tinulungan ako ni Ilias na makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo. Ako ang patawarin mo. Dahil kailangan ko nang lumayo sa iyo, sa lugar na ito. Hindi, hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nasisiguro ko, mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mo. Nalaman kong ano? Ang tunay kong ama ay ang kinasusuklaman mong si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tandaan, kahit nasaan ka man, ikaw lamang iibigin ko, Krisostomo. Paalam, Maria Clara. Ilias, saan ba tayo tutungo? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, Senyor. At pagkatapos? Mamumuhay po kayong nang tahimik sa ibang bansa. Ako lamang?
Bakit hindi mo samahan at magturingan tayong parang magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking ninuno at sa iyong pamilya at sa lahat ng tulong mo. May paparating. Magtago kayo gamit ang mga damo. Marunong po ba kayong sumagwan? Oo. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Ililigaw ko sila. Huwag, Elias. Labanan natin sila. Magkita tayo sa Noche Buena, sa tabi ng puntod ng inyong lolo. I don't know.
Masyado mabigat. Ang tinapon ko ng bangkay sa ilog. Tinapon? Isang kapaliwan ang iyong ginawa! Weh! Kung ganon, ako na lamang magpapalibing sa kanya. Paman yun, Senyor Ibarra. Ay, sorry! Sorry! Ito lang yan. Change, well, guess I need to get myself away from it.
the show on.